wala kaming naisalbang gamit. At saka, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng kabubuhay namin. Pagkatapos po ng sunog, ang ginawa namin agad ay tipunin yung mga nasunugan at tingnan kung ano yung pwedeng gawin. At mula doon, nagkasundo na gusto nang baguhin yung lugar. Ayaw nang ibalik yung dating lugar na kung saan hindi mo makikita kung saan yung daanan mo, kung saan hindi ka nasisinagan ng araw. Gusto nila nung maliwalas na, maganda yung daan. When we asked the Cardinal Rosales to assist us, we were not thinking actually of Pondo ng Pinoy. We just asked him, Your Eminence, this is our problem. Would you like to help us? Then he said, yes, I will, through Pondo ng Pinoy. Ang Pondo ng Pinoy po, dito sa karanasan namin, nagbigay ng dalawang mahalagang puntos. Una, tinulungan sila pagdating sa pagtatayo ng kanilang bahay. At pangalawa, nakita po namin na habang sila ay tinutulungan maayos ang kanilang bahay, sila rin po ay natutulungan at kumikilos upang mabuo ang kanilang mga pamilya. So hindi ito dole out. Instead, it's empowerment. It's empowering them to do something for their own lives so that in the long run, they would say, this is my house. Housing is just one of the, shall we say, elements. The main point here is for them to develop in the first place, the love for God, the love for neighbor, the love for family. Kaya malaking pasalamat namin diyan sa Pundong Pinoy na yan dahil nakapagpatayo kami ng bahay na ganyan, nawala kaming binitawan na malaking pera. Saan kayo naman makikita? Sa 25 sentimos, isipin nyo, nakabahay ka ng bato. Noon, ang 25 sentimos, pag nakita ko sa karsada, hindi ko na po pinapansin yan. Pero kaya pag nakita ko, mabilis pa talaga na kukunin ko na. Kaya ang alam ko kasi, doon ang galing yung bahay ko. Naiyak ako dahil tagtagal namin panahon dito, ngayon lang nangyari na nadalaw kami ng isang kardinal. Upang ang bayan ay magising at kalayaan ay kamtin, buhay ay giging haba kung tulong-tulong lang pala. Ano ba magaling kahit na maliit, basta't mali. Bigyan niyo ako ng idea ng objectives ng program. Basically, yung malnutrition ay talagang ma-eradicate kahit man lang sa ilang mga bata, no? Kasi talagang kulang na kulang pagkain itong mga batang ito. Tapos, siyempre, sa kahirapan ng buhay. Akala mo ang mission malalayo eh. Pero within the town pala, meron din, nandyan lang. Talagang multiplication of bread, no? Yung goodness ng nagpaumpisa, yung 25 na yan, no? Talagang nakakakilabot. Yung mga mothers din, may katikisim. Naalala ko si Bishop Chito. Sabi niya, ang daming nag-i-invite sa akin na mag-rally. No? Pero sabi ko, dito na lang ako pupunta kasi ito ano eh. Hindi lang tayo sigaw ng sigaw, merong konkreto tayong ginagawa kahit sa iilan. Mustard seed na talagang nakakaapekto sa buhay ng marami. Ay, yung weight, syempre may improvement yan kasi monthly yung monitoring, no? So at least kahit mga 1 pound or 2 pounds, malaking bagay na yun eh. Yung mga nanay, no? May mga officers sila, tapos nagpapaalalahanan para sabay sila pupunta rito. And then pagkatapos yan, tulong-tulong na. Tapos, yun yung isang achievement din, no? Na-unite sila. May pag-asa na kita mo talaga na hindi yung wala ka na lang ginawa, hayaan mo na lang sila. No? More than being a fun tribe, Pondo ng Pinoy is a tool for transformation.
On a personal level, the change would be apparent in attitudinal change. On the larger social level, Pondo ng Pinoy is expected to bring about a structural change, the rise of a friendlier, more caring society that has concern for the needy and shows respect for all. Ito ay isang panghabang buhay na pagdalakbay. Pero I am an optimist from the very beginning. The process will help educate, form us as good Filipinos and Christians. Nagbabago-bago kumisan ang hugis, ang hulma ng ating paninindigan. Pero iisang, pag may vision ka, alam mong iisang pupuntahan mo. Ano ang unang dapat gawin? Number one, dapat maniwala ang Pilipino na meron siyang pag-asa. Kapag ikaw yung naniwala, kasama ka namin sa paglalakbay. Sa paniniwalang yan, na pinawalan natin kanina, na matagal yan, hindi ka tayo nagmamadali. Kalimitan, pag nagmadali ka, lalong nagtatagal. Number two, tanggapin mong paliwanag, and that is education. Hindi maaari na tayo ay umundad na walang edukasyon. Ang lahat ng tao ay mayroong karapatan sa katotohanan. Number three, pag naniwala ka dyan sa Pondo ng Pinoy, start small. Be part of it already. Sige, gawin mong ugali doon sa dulo. Iisa ang ating destino. We are children of one father. Dapat mawala yung ating sinuwala kanina yung distinction kanina. Let's take the first step. Sa akin.